Let's go mga ka-chikal! Samahan nyo ko sa bagong showbiz updates. Kung bago ka sa channel ko, kung maari lang mag-subscribe ka muna. Salamat! Isa pang sangkot sa nangyari kay Christine De Sera ang lumutang. Mariinitong pinabulaanan na may ginawa sila sa 23-year-old flight attendant. Sa programang Quick Response Team QRT ng GMA News TV ngayong araw, January 5, nakausap ng host na si Emil Somangle si Gregorio Angelo Rafael de Guzman, isa sa mga akusado sa kaso. Si Gregorio Rafael de Guzman ay anak ng veteran singer at negosyanteng si Claire de la Fuente. Ayon kay De Guzman, noong New Year's Eve party lang niya nakilala si De Sera na ipinakilala naman ng kaibigan niyang flight attendant. Pero mariinyang pinabulaan ang may kinalaman siya sa nangyari ibinibintang sa kanya. Nauna raw siyang natulog at kinaumagahan na lamang daw niya na lamang may nangyaring masama kay De Sera. Sinubukan pa raw nilang isalba ang buhay ni De Sera. Siya pa raw mismo ang nagsagawa ng CPR cardiopulmonary resuscitation sa nasawing flight attendant. Hindi rin daw nila iniwan ang dalaga. Isa rin daw siya sa nagsugod kay De Sera sa ospital at kasama rin daw siya sa nagpunta sa pulisya upang ipabatid ang nangyari rito. Sa ad ni De Guzman, andun po kami, hindi namin iniwan si Tin until the end hindi namin iniwan si Tin. Labis daw siyang nasasaktan sa mga ibinintang na krimen sa kanila. Kaya ang sakit ng mga sinasabi nila hindi nila alam ang nangyari. Nandun kami sa police station, sa ospital, sa hotel, hindi namin siya iniwan. Wala rin daw katotohanan ang tungkol sa akusasyon. Sa ad ni De Guzman, absurd po. Paano po naging halay iyon? Bakla po ako. Hindi po ako nakipagtalik sa babae, never in my life. Si De Sera, 23 years old ay flight attendant ng Philippine Airlines. Nagpaabot na ang pamunuan ng kanyang pinaglilangkuran kumpanya ng pakikiramay sa pamilya niyang naghihinagpis ngayon. Natagpo ang wala ng buhay si De Sera sa bathtub ng kanyang kwarto sa City Garden Hotel sa Makati City noong January 1, 2021. Di umano, nakipag-party si De Sera kasama ang lagpas sa 10 lalaki bandang alas 11 ng gabi noong December 31, 2020. Ang ilan daw sa mga nasa party ay kasamahan ni De Sera sa trabaho pero ang iba raw ay niyaya lamang ng mga kaibigan ng flight attendant. Aneurysm ang naunang findings ng autopsy sa mga labi ni Christine. Sa pagpapatuloy na imbestigasyon ng pulisya, nakitaan nila ang labi ni De Sera ng mga bruises sa tuhod, laceration sa ari, at semen. Kaya maaaring nahalay raw muna ito bago binawian ng buhay. Inaresto ng pulisya ang tatlo sa mga akusado na sina John Pascual de la Serna III, Romel Daluro Galido, at John Paul Reyes Halili. Nakapiit sila ngayon sa Makati City Police Station at na-inquest na rin sila sa Makati City Prosecutor's Office kaninang umaga. Ang iba pang tinutugis ay sina Gregorio, Louis De Lima, Clark Jezreel Rapinen, Ray Englis, Mark Anthony Rosales, Jamer Cunanan, Valentin Rosales, Ed Madrid, at isa pang inaakusahan na kilala lamang sa pangalang Paul. Nagsalita na rin ang isa pang akusado na si Valentin Rosales sa kanyang Instagram kung saan mariinyang itinanggi ang bintang sa kanya. Samantala, umapila ang veteran ang singer na si Claire de la Fuente sa publiko na huwag husgahan kaagad ang kanyang anak na idinadawit sa Christine De Sera case. Ang anak ni Claire na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman ay isa sa mga sospek sa pangyayari umano sa 23 years old flight attendant. Labis na ikinadismaya ng veteran ang singer ang pagkakadawit sa kanyang anak sa krimeng pinag-uusapan ngayon. Sa panayam ng ABS-CBN News ngayong Martes, January 5, sinabi ni Claire na unfair na husgahan kaagad ng publiko ang kanyang anak. Aniya, this is so unfair but I know that God has a reason for all of this. The truth is on our side and I am confident na malulusutan ito ng anak ko. Ayon kay Claire, sinubukan pa nga ng kanyang anak na i-revive ang walang malay na si Christine kaya wala raw sa hinagap nitong saktan ang flight attendant na kakakilala lang nito. Pahayag ni Claire, siya ang nag-CPR sa kanya. Gusto niya talagang mabuhay yung tao kaya siya tumawag sa akin that time. Iyak siya ng iyak, he was so frustrated because he wanted to save her life but was not able to. Ikinasasama rin daw ng loob ni Claire ang nangyayari ngayong trial by publicity sa social media. Pero naninindigan ang singer na nasa panig nila ang katotohanan. Sa ad niya, gamitin naman natin ang logic.
At hindi totoo na nagtatago ang anak ko. From the start, andyan lang siya following police advisory. At ano yung case na provisional na paghahalay ngayon ko lang narinig yun. Together with our lawyer, I am here to support my son. Sa hiwalay na panayam ni Gregorio sa GMA News, sinabi rin itong hindi nila iniwanan ang katawan ni Christine hanggang sa dalhin ito sa ospital. Umapila rin si Claire sa ina ni Christine na si Sharon De Serra at sa mga netizens na maging kalmado lamang habang ongoing pa ang imbestigasyon. Naiintindihan daw ni Claire ang naramdaman ngayon ng ina ni Christine dahil hindi talaga madaling tanggapin ang mawala ng anak. Sabi pa niya, "I feel sorry for her. Naintindihan ko totally ang nararamdaman niya, yung rage, I understand that. Sobrang masakit para sa isang ina ang mawalan bigla ng anak. Di ko rin kakayanin. Pero sana naman may balance ang act, maging reasonable tayo para di tayo makasakit ng mga inosente at makapagbiktima ng ibang tao. Let's not put innocent people in jail." Na-inquest na rin sila sa Makati City Prosecutor's Office kaninang umaga. Si Claire De La Fuente ay isang Pilipinong mang-aawit na nakamit ang katanyagan noong huling bahagi ng dekada 1970. Binigyan siya ng titulong Asia's Sweetest Voice dahil sa kanyang kaibig-ibig na tinig. Samantala, ang pamilya ng flight attendant na si Christine De Serra ay humingi ng isa pang autopsy at naghihintay ngayon para sa mga resulta dahil sa pagtatalo sa mga unang natuklasan ng mga awtoridad na pumanaw siya sa natural na mga sanhi. Sinabi ng mga abogado ng pamilya na ang pinangyarihan ng pagsusuri ng medikal na opisyal ay hindi kasama ang ilan sa mga nasugatan kay Christine. Pinagtatalunan namin ang mga natuklasan ng SOCO, ang post-mortem report na inangkin nila na sanhi ng pagpanaw ay aneurysm, sabi ni Paulo Tulyao, isa sa mga abogado ng pamilya De Serra, sa isang press briefing. Hindi nila tinukoy sa ulat na yung mga hematoma yung mga bruises na natagpuan sa bangkay ng biktima, kaya't humingi kami ng isa pang post-mortem na ulat mula sa isang independenteng medico-legal. Sinabi ng tagapagsalita ng pamilya ng De Serra na si Brick Reyes na ang mga resulta ng pinakabagong autopsiya ay maaaring lumabas sa Miyerkules. Gayunman, isang kopya ng paunang medico-legal na ulat na nakuha ng CNN Philippines na nagsasaad ng maraming contusion at abrasion. Ang sanhi ng pagpanaw ay ruptured aortic aneurysm. Nauna rito, binanggit ni Makati Police Chief Col. Harold Depositor na ang mga bakas ng similya ay natagpuan sa bangkay ni Christine ngunit hindi ito nabanggit sa ulat. Sa halip, nakita ng autopsy ang isang hadhad at malalim na paggaling ng mga laceration sa mga pribadong bahagi ni Christine. Sinabi ni Reyes na ang mga pinsala sa binti at braso ni Christine pati na ang labi nito ay magsisilbing sapat na ebidensya upang may taguyod ang isang maaaring maging sanhi ng panggagahasa. Sinabi rin niya na ang krimen ay naitatag mula noong ang isang hotel manager ay kaibigan ng isa sa mga hinihinalang salarin kahit na ang mga abogado ng pamilya ay tumangging magbigay ng puna tungkol sa paratang na ito. Sinabi nila na pumanaw siya dahil sa isang ruptured aortic aneurysm na lilito sa sertipiko ng pagpanaw ngunit kung saan hindi kasama ang iba pang mga pinsala na kanyang natamo, sabi ni Reyes. Hindi ito kumpleto hanggat nag-aalala kami, iyon ang dahilan kung bakit kami humiling ng isa pang autopsy. Ang ina ni Christina si Sharon, ay kinilala din ng kanyang mga kasama bilang kanyang mga kaibigan, tulad ng nakikita sa mga larawan ng kaganapan. Nabanggit din ni Reyes na maaaring nakagamit ng ipinagbabawol na gamot si Christine sa pagdiriwang, ngunit umaasa lamang sila sa testimonya ni Romel Galido, isa sa mga naarestong sospek. Tatlong katao ang naaresto at sinampahan na ng kaso habang ang walo ay nananatiling pa rin malaya, sinabi ng pulisya. Sinabi ni Reyes na 11 na sospek ang nakilala sa reklamo ng pamilya De Serra. Si Jose Leda, isa pang abogado para sa pamilya De Serra, ay pinabulaanan ang mga paghahabol na pumayag si Christine sa pakikipagtalig. Kung consensual yan, kung kusa, ba't wala si Christine ngayon para sagutin yung mga tanong na yan? Nagtalo sila. Pagsasalin, kung iyon ay pagsang-ayon, o kusang loob, bakit hindi narito si Christine upang sagutin ang iyong mga katanungan? Ang kaso ni Christine ay nagbunsod ng galit sa mga platform ng social media, kasama ang mga netizen na humihiling na arestuhin ang mga salarin.
Idineklara ng PNP na nalutas ang kaso tulad ng nakasaad sa opisyal na pahina ng Facebook, ngunit pinanatili ng pamilya De Serra na patuloy pa rin ang imbestigasyon. Sinabi ni Reyes na nasa kalagitnaan sila ng mga paglilitis sa probes na maaaring magtapos sa susunod na 48 oras. Samantala, nanawagan ang ina ni Christine De Serra kay Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanyang anak. Any comments or suggestions, just comment down below. Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang showbiz updates. Please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat!